Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon ngayong umaga. Napakabuti niyang Panginoon. Hallelujah. We worship your name. We praise your name, Lord God. We exalt your name, Lord, in this place. Ama, marami pong salamat dahil mabuti kang Diyos sa amin. Salamat sa kahabagan mo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, pero salamat sa pagpili mo, sa paggabay mo sa amin, Panginoon, sa pagmamahal mo, Lord God. Patuloy kami magtiwala sa iyo, Ama. Patuloy naming maranasan ang iyong presensya, Panginoon, at dumalo yung iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin namin, Lord, ang revival. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at ikaw ang manguna, Lord God. Salamat po sa umagang ito. Walang ibang maitaas kundi ikaw lamang, Lord. We honor your name, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po tayo makakaupo. Pagpasensyaan nyo na po dahil kala nyo galit ako. Meron po kasi akong pagkabatanggenyo, mindoreño. Ganun po yung aking mga tono. Kaya kala nyo po galit ako. Hindi po. Ayun, ngayon po dadako tayo sa ating Word of God. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Ang ating pong title is Trust in the Lord. Napakadali po, no? Ang iksi lang. Pero nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Amen. Ang ating main verse is Jeremiah 17 verse 1, verse 5 to 8. Basahin po natin. Ang sabi dito, this is what the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength, and turn their hearts away from the Lord. They are like stunted shrub in the desert with no hope for the future. They will live in the barren wilderness in an habited salty land. Sabi sa verse 7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are battered by the heat or worried by long months or drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Wow, napakaganda po nung sinabi ng Panginoon doon. Ito po ay sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 17 verse 5 to 8. Minsan, why people is easily offended? Tanungin mo natin yung sarili natin. Bakit minsan masyado tayong offended? Why people is easily hurt? Minsan, masyado tayong mabilis masaktan. Amen? Minsan, inamin ko po yan sa sarili ko. Ako po mismo talaga is very emotional, offended. Amen? Hindi ko po inaano yan kasi patotoo ko po yan. At minsan, sabi ko, Lord, napapagod ako sa ganun. Parang lagi nalang ako na-offend or na-hurt kasi very emotional ang babae, lalo babae po. Masyadong mabilis ma-offend ang mga babae. Tinanong ko po yung sa Lord, bakit parang ang bilis kong ma-offend? Amen? Kayo din po ba? O ako lang? Ginagaya ko si Pastor Mark. At ni-remind ako, bakit nga ba ang dahilan bakit mabilis tayo masaktan o ma-offend? Alam niyo po ba kung bakit? They trusting people instead sa Panginoon. Amen? Lalo tayong, kumbaga, yung lakas natin, yung tiwala natin ay nasa tao lang. Kaya minsan, ang bilis nating ma-offend, ang bilis nating masaktan. Kasi bakit? Sa tao ka lang naka-rely, yung pundasyon mo nasa tao. Instead sa Panginoon. Kasi pag nasa Panginoon ka, nagtitiwala ka sa Panginoon, kahit ma-offend ka, okay lang. Kahit masaktan ka, okay lang. Diba? Ngingiti ka pa rin. Amen ba? Basahin po natin Jeremiah 17 verse 5. Ang sabi dito, this is what the Lord says. Ito po ay sinabi ng Panginoon, cursed are those who put their trust in mere human. Ang sabi doon, cursed daw ang nagtitiwala lamang sa tao. Amen? Who rely on human strength? Kumbaga, nakarelay ka lang sa lakas ng tao. Hindi tayo nakarelay sa Panginoon, sa lakas ng Panginoon na siyang naglikha sa atin. Amen?
Ang sinasabi po dito sa verse 5, if you trust in people, our heart turn away from the Lord. Kumbaga, ang layo natin sa Panginoon, malayo tayo kasi you trust in people, not in God. Amen po? If we don't learn to trust God in every area of our life, our hearts is turned away from the Lord. Malayo tayo sa Panginoon, mga kapatid. So, huwag nating hayaan na nasa tao lang tayo nakarilay, sa tao, sa mga kaibigan mo lang ikaw nakarilay, o kaya sa asawa mo lang ikaw nakarilay, sa mga anak mo lang ikaw nakarilay. No. Lagi nating ilagay ang pundasyon natin ng pagtitiwala natin sa Panginoon kasi siya yung may kaya eh. Minsan yung problema mo, hindi kaya ng kapatiran nyo. Amen po. Ang sabi dito, the result of a person who put their trust in people, Jeremiah 17 verse 6, sabi dito, they are like stunted shrub in the desert with no hope for the future. Walang pag-asa, yun po yung nagtitiwala sa tao. Amen? Ang sabi dito, ang meaning po ng stunted, having been prevented from growing or developing properly. Kumbaga, hindi ka lumalago. Ang synonym po nun, small, tiny, little, undersized, baby. Kumbaga, baby ka, hindi ka lumalago. Kapag nagtitiwala tayo sa tao at hindi sa Panginoon, para tayo yung stunted, pinipigilan natin yung paglago natin. Amen po? Ang sabi sa Jeremiah 17 verse 6, ulitin natin. They will live in the barren wilderness in an uninhabited, salty land. Ang sabi doon, barren, wilderness. Ano ibig sabihin ng barren? Meaning to. Meaning too poor to produce much or any vegetation. Kumbaga, unproductive, unfruitful. Hindi ka nagbubunga. Amen. Yun po ang meaning ng barren. Jeremiah, verse 17 to 7. Ang sabi doon? Ay, wag muna po tayo dyan. Minsan ang tao nilalagay ang pag-asa at confidence sa tao. Tayo po ba ganun po ba tayo? So, kapatid, lagi mong tandaan, lagi niyong ibigay sa Panginoon yung confidence niyo, yung kumpiyansa niyo, yung pag-asa niyo sa Panginoon. Hindi po sa tao, kasi ang tao, mahina rin po yan. Tayong lahat mahina. Pero ang Diyos, napakalakas po niya. Amen? So, trust in God at all time. Trust in God at all time. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Ang hirap minsan gawin, no, yung magtiwala. Napaka-basic na salita. Pero ang hirap minsan magtiwala pag wala ng pag-asa. Diba? Yung parang wala ka nang papasukan, ano bang, parang wala ka nang makitang ano, butas, parang wala nang pag-asa, Lord eh. Ano pa bang gagawin ko, diba? Parang hirap ganon. Pero magtiwala ka pa rin sa Panginoon na may gagawin ang Diyos sa'yo. Amen? Trust in God. Amen? Maybe, minsan ganito tayong mga tao. Naka-relay tayo sa asawa natin. Sabi dito, wife and husband, mother and son, or daughter, son and father. O minsan sa best friend mo, sa mga kaibigan mo, doon mo nilalagay yung hope and confidence mo. It's a big no, kapatid. Huwag po natin ibigay doon, ilagay yung, ano, yung confidence and hope natin. Amen? Bakit? Bakit ka mo? Kasi, number one, we put big expectation upon them. Nagbibigay po tayo, parang nilalagay natin yung expectation natin sa kanila. Amen po? Nangyari po ba sa atin yan? Yung parang, sa kanya lang ako aasa kasi hindi ko kaya nang wala siya. Ganon. Parang ganon, di ba mga kapatid? Minsan naramdaman po ba natin yan na parang hindi ko kaya nang wala siya talaga? Amen? Doon tayo nag-expect. Amen? And we want to see from them and we want to receive from them. And minsan, kapag hindi po ito nabigay sa atin, sobra-sobra tayong nasasaktan. Di ba pag nag-expect ka sa asawa mo minsan, tapos minsan nakalimutan yung date nyo, o kaya nakalimutan yung birthday nyo, anniversary nyo.
Nag-expect ka, di ba? Ano mararamdaman mo? Ang sakit. Kasi nag-expect ka sa Kanya. Amen? Pero pag nag-expect ka sa Panginoon, hindi ka bibigoyin ng Lord. Amen? Lakihan natin ang tiwala natin sa Panginoon. Amen? And sabi dito, minsan pag nagtitiwala tayo at humihingi tayo ng expectation sa tao, hindi po gusto ng Panginoon yon. Ang gusto ng Panginoon, God wants us to be stable. God wants us to put our hope and confidence in Him. Para kahit mangyari sa atin, we are still standing strong, mga kapatid. Amen po ba? Kasi ang gusto ng Diyos, stable ka. Gusto ng Diyos, yung faith natin at hope, nasa Kanya. Amen po. Para pagdating ng panahon, hindi ka nakaasa sa tao, hindi ka nagtitiwala sa tao, dadating yung time na ikaw ay mapufall, pero you still standing strong. Bakit? Nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen po. Jeremiah 17 verse 7 to 8. Ang sabi dito, blessed are those who trust in the Lord, and we have made the Lord their hope and confidence. Tingnan mo, pinagpala ang Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon kapag tayo sa Kanya nagtitiwala. Amen? They are like trees planted along river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Hindi po nag-worry kahit sa panahon ng tagtuyot. Drought, ibig sabihin po nun, meaning of drought, matagal na pag-ulan, tagtuyot, dry season, lack of water. Yun po ang ibig sabihin ng drought. At minsan, in a relationship, there are season of drought. Minsan, sa mag-asawa, may season po ng hindi po kayo okay. Totoo po yun. Sino mapagpapatotoo nun? Kaya sumama po kayo sa Luneta bukas. Amen? Para naman hindi ma-dry yung relationship natin. Maniwala po kayo dyan. Amen? So, may panahon po na drought po ang mag-asawa. Even your sons and daughter. Diba, minsan hindi kayo okay. Minsan andry naman ang anak ko. Parang hindi ako pinapansin. Diba? Pero pag doon ka nakatingin, sobra ka masasaktan. Tama po ba? Pero pag sa Diyos ka nakatingin, Lord, kaya mong kausapin siya, kaya mong i-banding siya kahit masama yung loob mo sa Kanya. Diba? Mother and daughter, sons and father. Amen? And there's a season when the wind and that person is too weak. They can't give you the strength that you need. Minsan sa tao, pagka mahina yung tao, tapos dun ka umasa, hindi niya mabigay yung lakas na gusto mong mabigay sa'yo. Kasi sa tao tayo naka-rely, naka-depend. Amen? So wag, mga kapatid. Amen? There's a season of drought in a relationship wherein we need them the most. They are not available for us. May mga panahon na hindi sila available na minsan gustong-gusto ko ng kausap. Gusto ko ng gaan ang loob ko. Pero hindi mo siya makausap kasi hindi siya available. Tama po ba? So mga kapatid, saan mo hahanapin yun? So magtiwala ka sa Panginoon. Amen? At ito pa, when we're seeking their help, they are not available for us. Minsan kailangan natin ng tulong financially o kaya kailangan natin ng panalangin sa mga leaders natin pero hindi sila available. Not all the time is available. May kanya-kanya po tayong ginagawa. Amen? Pero pag doon ka nakatingin lamang, mga kapatid, yung pundasyon mo mahina. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Napaka-basic sabihin, no? Magtiwala, magtiwala, magtiwala. Pero pag dumating yung time na nahihirapan ka, hindi available yung mga kapatiran mo, hindi available yung asawa mo, hindi available yung magulang mo o anak mo, di ba? Parang mahirap. Pero si Lord laging available.
Isang tawag mo lang sa Panginoon, nandiyan siya sa mga sagot. Amen? Di ba nararanasan mo pag nagpe-pray ka, Lord, nalulungkot ako, bigla ka nalang iiyak. Kasi sinasamahan ka ng Panginoon. Amen? And number five, when we're seeking their comfort, they don't have ability to give that comfort. Kailangan mo ng comfort ngayon. Kailangan ko ng comfort today. Para lumakas ako, pero wala. Minsan wala talaga. Amen? Minsan hindi mangamusta, hindi ka makamusta. Amen ba? Saan mo hahanapin yun, mga kapatid? Sa Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng lakas. Amen po? So ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Minsan darating yung point sa buhay natin na minsan ang pinagkakatiwalaan natin ay hindi available sa ating mga buhay. Hindi po sila available, pero si Lord available palagi. Amen? Minsan nawawalan sa atin ang pag-asa kasi nakarelay tayo sa tao. And ito nga yung sinasabi ko, at Sister Donna, masama po bang mag-relay sa tao o magtiwala sa tao o magsabi ng, don't get me wrong po. Kasi God will use people para tulungan ka. Amen? Palakasin, i-remind, i-encourage, i-correct, i-advise. Ano pa? I-inspire kayo. May tutulungan tayo ng Panginoon sa mga taong, sa mga magbibigay ang Diyos para tulungan tayo to inspire us, to encourage us. Amen? Magbibigay ang Panginoon. Pero mga kapatid, ito po yung totoo. We must not lean on them completely. Hindi po masamang magtiwala, hindi po masamang mag-open ka ng puso mo, pero wag naman i-complete mo yung nakarelay ka na sa kanya, sa tao. Tama ba? Kasi ang tao minsan, ano yan, mahina tayo. Totoo po yan. Pero isa lang ang malakas, ang Panginoon. Kaya lagi tayo mag-rely sa Diyos. Maging pundasyon natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen po. Huwag tayong completely. Ibig sabihin, parang buong puso ka na nagtitiwala sa Kanya, hindi sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po. So mga kapatid, lagi nating i-balance. Okay lang magtiwala, okay lang mag-open, maipag-pray ka, matulungan ka, okay yun. Pero yung doon ka na nakarely, yung complete, ano mo, nasa Kanya na, wag po. Amen? And, amen. Dahil minsan sila ay mahina rin, kapag sila ay na-fall, you will fall also. Kaya mga kapatid, kapag nakarely ka sa mga best friend mo, barkada mo, o kaya sa asawa mo, minsan iba eh, di ba? Minsan mahina, minsan hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari, di ba? O nararamdaman. Kaya lagi tayong mag-rely sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin si Lord. There are so many insecure people. Totoo po yan. Marami pong insecure na tao. Amen? Dahil, ang sabi dito, there's so many insecure people always looking to people to give them what? Ano po yun? Security and praise. But we can find those things in people to some extent they can give us hope and comfort. Sa tao po kasi, limited yun. Yung hope and comfort, limited lang po sa tao. But God's comfort, God's love, God's presence is always unlimited. Pag sa tao po, limited lang talaga. Yung hanggang, kung yun lang yung kayang maibibigay sa'yo. Pero sa Diyos, unlimited po. Amen? Oo, sa tao, tutulungan tayo in certain time lang. May certain time, may oras, may panahon po na hindi naman lagi to the point na tutulungan ka, nandyan lagi sila, no? Pero si Lord, unlimited. Kaya lagi tayong mag-rely sa Lord. Minsan hirap na hirap tayo mag-rely sa Lord. Dapat sa Lord tayo nagpapakita ang gilas lagi eh. Tama ba? Kahit walang nakakita, kundi sa Panginoon lang.
Trust in God. Amen ba? Basahin po natin Jeremiah 17 verse 8. Their leaves stay green completely. Complete rely. Ay, sorry. Sabi dito, Jeremiah 17:8, sabi dito, they are like trees planted along the river bank with roots that reach deep into water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months drought. And sabi dito, masaya ako, sorry. Their leaves stay green. Sabi dito, complete rely and depend on Him. We must give it to God. Gusto ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya lahat. Ano man yung dinadala mo sa puso mo na bigat, ano man yung mga problema mo, wag laging sa tao, wag laging kay mayor, o kaya sa barangay, o kaya laging nandyan yung mga matataas na mga pinuno. Wag laging doon, mga kapatid. Kailangan, we must give it to God. Unang-una mong puntahan ang Panginoon. Pag may problema kasi nung unang pinupuntahan mo, kapag masakit yung puso mo o may problema ka, o kaya naman may kagalit ka, sasabihin mo sa iba? No. Hindi nila kayang, tawag doon, hindi nila kayang sambutin yung pusong masakit sa'yo. Kasi hindi naman nila alam na nangyayari. Tama ba? So, lagi nating ibigay sa Panginoon. Kasi pag sa tao ka nagtiwala, o kaya ibinigay mo yung tiwala mo sa tao, parang hindi ka komportable. Parang, ano ba? Pagchichismisan kaya ako nito o ano? May mga ganun, di ba? So, lagi natin ibigay sa Panginoon. Mas okay na mag-open ka sa Lord. Tama ba? Mas okay kausapin ng Panginoon, totoo yun. Kasi tutulungan ka ng Panginoon. Kung ano yung dirt ng puso mo, kung ano yung, alam ng Diyos eh. Alam ng Diyos lahat. Amen? Pero hindi ko sinasabi na tayo ay huwag magtiwala sa tao. Ang sinasabi ko, mag-ingat po tayo kung kanino tayo magsasabi ng plama ng puso natin. Mag-ingat po tayo, baka mamaya na may nakakasakit ka na pala. Hindi mo alam. Ingatan po natin yung mga sinasabi natin at laman ng puso natin bago tayo mag-open sa iba. Amen po? Bakit ko sinasabi to? Our heart is full of secret. Kasi madaya ang puso natin eh. Pag galit ka, lahat sasabihin mo ng galit mo. Pag masaya ka, ang saya-saya mo. Diba, minsan ganun ang puso natin? And number two, your heart is full of dirt. Totoo po yan, madaya ang puso natin, kaya lagi tayo magpasuri sa Panginoon, hindi sa tao. Tama ba? Lagi kang mag-rely sa Diyos, lumuhod ka sa Panginoon, Lord, hindi okay yung puso ko. Sorry po, namamalat na ako. Hindi okay yung puso ko, Lord. Kaya sa'yo ko sinasabi lahat. Huwag po tayong magsasabi ng hindi. Yung puso natin, yung puso natin madaya. Pag hindi okay yung puso natin, please be silent. Kausapin muna natin ang Panginoon bago tayo mag-spread. Kasi madaya po ang puso natin. Minsan okay ka, minsan hindi. Minsan ang dumi ng puso natin, minsan okay. Tama po ba? Eto, your heart is full of beauty. Hindi natin maintindihan minsan ang puso natin, tama ba? Minsan bait-bait mo, minsan naman hindi. Tama ba? Tapos, ito pa, your heart is full, is big mess. Sometimes, there's a lot in there. Lahat, nandun sa puso natin, lahat eh. Lahat ng nilalaman niya, nasa puso natin. Galit ka, masaya ka, may pinagdadaanan ka, may problema ka, nasa puso natin yan. Kaya sabi dito, sometimes we give our heart to people. Minsan yung puso natin, binibigay natin sa tao. And yet, the weight of our heart is very heavy. Sorry po. Yung puso natin mabigat, kasi punong-puno tayo ng
Minsan masakit, minsan masaya, 'di ba sinabi ko po sa inyo, minsan marumi. Oh, sinong malinis ang, sinong nagmamalinis dito? Lahat po tayo. Amen. Yun po ang puso natin. The weight of our heart is very heavy. If we give it to the people, they can't handle it. Hindi po kaya nilang buhatin. Yung bigat ng puso mo, galit ka sa tao? Sasabihin mo sa tao? No. Tingin mo po ba maganda yung sasabihin mo sa taong yon? No. Hindi po. Kaya bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo yung puso mo. Nakakalugod pa ba sa Diyos o hindi? Amen po. Mabigat po yung puso natin, yung dinadala natin, problema araw-araw, nasaktan ka nito, o kaya naman, masaya ka ngayon. Tama ba? Yun ang puso natin. The weight only God can handle our heart. Yung bigat niyan, sa Lord na, si Lord lang mag-aano niyan eh, mag-handle. Amen ba? Si Lord lang ang kayang mag-handle ng puso natin. Maniwala po kayo, hindi po kayong i-handle ni Pastor Mark yan. Hindi po po ako galit. Hindi po talaga. Hindi po kayang i-handle ng tao yan. So don't rely on people. Instead, rely on God. Pag nagtiwala ka sa tao, sasabihin mo, masama loob ko, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Magtanim tayo ng sama na loob. No, kapatid. Hindi nalugod ang Panginoon doon. Unang-una mong sabihan ang Panginoon. Magpa-search ka. Search our heart, Lord. Nagkakamali ako ngayon. Masama ang loob ko ngayon. Search our heart, Lord. Yan ang sabihin natin sa Panginoon. Hindi sa tao. Magkakamali tayo pag sa tao kasi mabigat yung puso natin. Mabigat yung dala-dala natin. Sa araw-araw ba naman ang buhay natin? May mga problema tayo. Tama ba? Hindi po ako galit. Hallelujah. Si Lord lang ang makapag-handle niyan. Basahin po natin Psalm 62 verse 1. I wait quickly before God, for my victory comes from Him. He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will never be shaken. Sabi doon, hindi daw tayo mashishake. Totoo ba yan? Amen. Nashishake po ba tayo ngayon sa pinagdadaanan natin? Minsan napapaisip ka, naglilingkod naman ako, Lord, pero bakit may time yung faith ko nashishake? Lahat may relasyon naman ako sa iyo, Lord, sinasabi ko naman sa iyo, pero ba't ngayon nashishake yung puso ko? Kapatid, when you don't trust in God and make Him refuge, in death, you will never be shaken. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon at siya lamang ang makatutulong sa'yo, pag yun ang inisip mo, kapatid, hindi ka mashishake. The reason why we are shaken, it's because we're depending on people. Nakadepende tayo sa tao kasi kaya na tayo nashishake. Pinag-uusapan ako yata ng mga yan. Ay baka kung ano-ano sinasabi ng sa akin ng mga yan. Because you're relying on people. You're depending on people. Ako po mismo binabasag dito. Totoo po yan. I always rely on people. I always rely on my husband. Na hindi pala dapat minsan magkaiba kami ng point. Hindi kami lagi magkatugma. Minsan magtutugma, minsan oo. Kaya nga po nasulat, nag-post po ako sa Facebook na minsan masarap makarinig din nang hindi masarap sa tenga. Kundi yung ikukuri ka from the Word of God. Okay lang yun, masaktan ka kasi nakukuri ka. Pag hindi ka po nakukuri at sarili mo na lang yung tama, ay good luck na lang po. Hallelujah. So, always depend on God. Amen po. Sabi dito sa Psalm 62 verse 6 to 8. Ang sabi dito, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I'm not be shaken.
My victory and honor comes from the Lord alone, from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. Ang ganda po ng sinabi dito. And trust in Him at all time. Trust in Him at all time, sabi dun kapatid. In every situation, trust in Him. Magtiwala tayo sa Panginoon. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. I-rely natin sa Lord. Amen? So, mas kumapit tayo sa Panginoon. Yun po yung sinasabi ng Lord dito. Amen po? Pour out your heart to God. For He is our refuge. Amen? Alam niyo po, ang gusto lang ng Panginoon, yung maging honest tayo. Be honest to God. Ito po, may testimony ko po to. Sabi ko sa Lord, Lord, at this moment, I don't have a pure heart to give you. Pag kinakausap ko ang Panginoon, Lord, wala akong pusong pure sa'yo ngayon. Pero ito yung ma-offer ko sa'yo. Yung honesty ko. Na hindi okay yung puso ko. Yun ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Sinasabi ko yung heart ko. Sinasabi ko sa kanya yung dirt ng puso ko. Kung ano yung nilalaman nito. Kasi si Lord lang makakatulong sa atin. Kaysa sinabi mo sa tao. And yet hindi naman ikaw tutulungan. Ichichismis ka pa. Amen? Hallelujah. Lahat sinasabi ko sa Panginoon. And naisip ko rin, paano nga ba maging pure ang puso? Kasi every single day, opo, every single day, every time, every minute, we hurt God. Nasasaktan natin sa ang Panginoon. Minsan, hindi natin alam, nasasaktan na pala natin siya. Hindi na pala tayo nagiging kalugod-lugod sa Kanya. O kaya naman, nasasaktan natin yung mga tao sa paligid natin kasi hindi okay yung heart natin. Minsan. Tama po ba? Hallelujah. At sinabi ko yun sa Panginoon, alam niyo kapatid, having a pure heart is not having a perfect heart. But it's having an open and honest heart. If you're honest and open to the Lord, He consider you of your heart. Amen? Maging honest ka lang sa Panginoon. Lord, hindi okay yung heart ko. Lord, ang pangit ng puso ko ngayon. Maging honest ka lang sa Kanya. It consider a pure heart po daw po yun. Kapag okay tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And sabi dito, trust in Him at all time. Lahat ng pinagdadaanan mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen? Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Siya ang maging kalakasan natin. Hindi Kanya iiwanan. Trust in God all the time. Amen po. Pikit po natin ang mga mata natin. Magsalita tayo sa Panginoon. Magsabi tayo ng puso niya ngayon, puso natin ngayon sa Kanya. Na Lord, ang bigat ng pinagdadaanan ng puso ko ngayon. Gusto kong ipagkatiwala ito sa'yo. Ikaw ang mag-handle nito, Panginoon. Turuan mo ang puso kong maging pure sa'yo. Ang bibigay ko sa'yo yung honest ko, Lord, na ito yung heart ko. Hindi okay yung puso ko. Sige kapatid, sabihin mo sa Panginoon, pasuri tayo sa Lord this time. Huwag tayong tumingin sa katabi natin. Huwag tayong tumingin sa sasabihin ng tao. No. Yung sasabihin sa'yo ng Panginoon, makinig ka doon. Hallelujah.